Good afternoon. Today is Wednesday. And yun. Makulimlim pa rin, malamig. At talagang may ano no, may bagyo, may paparating na bagyo. And dito ako ngayon sa second floor ng aming bahay bukid para namnamin ang priskong simoy ng hangin. Kasama syempre ang mga alaga ko. Si Buka na tulog. Yan si Buka. Parang mantika yan natutulog. Pero mamaya pag umalis ako dahil pupunta ako dun, ay sasama yan kasi ang bilis nila ding parang mantika natulog, pero pag ako ay mawala dito, ang bilis niyang makasense. Nawala na ako dito. So, alam ko po na alam ninyong lahat. Lalong-lalo na po nung matagal na nag-follow sa akin na this is the best part here kasi overlooking. At ngayon, mas lalo siyang nagiging maganda kasi nga malinis na yung paligid dahil yun kay Boss Stephen sa bandang dun. Ayan, green na yan lahat. The very yung pagka-green niya is talagang uniform. That's the yun yung parte na doon nagharap sa west. That's West Philippine Sea. Maganda itong spot na dyan pag sunset. At dito naman sa malapit sa aking yung unang pinakabahay, yan, green na green yan, gin yan lahat. Kasi syempre nilinis din yan ni Boss Stephen papunta dun, punta sa bahay ni Ninoy Turoy. Dyan lang, hindi pa green yan, oh. Kita nyo, hindi pa siya green kasi inano. Ah, Bibi Ash Astra, Bibi, huwag kayong umalis, Bibi, kasi kakain na kayo, ha? Kakain na kayo ng lunch, okay? So yan si Buka. Huwag kayong umalis kasi kakain na kayo ng lunch. So dito naman sa parting yan, hindi ko pa ma-achieve yung green na green kasi parang kinain ng baka, eh, yung mga grass dyan. Excuse me. And yan, makikita natin yung green na green na mga dahon ng mga cherry blossoms. At malapit na daw yan mamumulaklak kasi noong nag-live ako sa Facebook, may taga Palawan tinatanong ko kung kailan mamumulaklak from planting the seedlings until ilang taon. Sabi niya 4 to 5 years daw mamumulaklak na yan. So 2 years na lang kasi naka 3 years na yan, eh. Naka 3 years na yan ngayong yung nakaraang April, kasi April yan tinanim. So ibig sabihin maghintay pa tayo ng 2 years until mamumulaklak yan. Excited na ako. So yan lang po ang update ko sa inyo ngayong araw. And by the way, meron pala tayong pag-usapan kasi may nagsasabi na ang tagal-tagal ko na daw nag-vlog, pero yung mga kinakain ko daw hindi daw nagbago. Yung kinakain ko pa rin daw isda pa rin at saka mga gulay, malunggay. Well, ang masasabi ko lang dyan, nagpakatotoo lang po ako sa sarili ko. Kasi bakit ko kakain ng mga pagkain na pakitang tao? Ibahin niyo po ako sa mga ibang nagmumukbang na maraming kinakain, ganun. No? Kasi ganun lang naman talaga. Yun lang yung kaya kong kainin, ganun. Kasi alam nyo naman na medyo
meron tayong iniingatan ngayon sa ating kalusugan, piling-pili yung mga kinakain natin, kaya ganon. At saka choice ko to, kahit kailan ako magbablog, yung mga hindi naman, yung mga lahat ng mga videos ko hindi naman ito scripted, walang script ito. Lahat itong video na to, talagang kung anong gusto kong i-video, yun na yung gusto kong i-video. Kahit yung video ko hindi quality, basta ang importante ay maka-post ako para ma-update ang aking YouTube channel. Iba-iba naman kaming mga content creator, huwag ninyo kaming i-compare sa ibang content creator na talagang umuusbong at pinapanood yung mga content nila, kasi may ikabuga naman din sila. Yung mga content creator na bonggang-bongga, yung mga talagang million subscribers. So, depende pa rin yun sa amin kung anong maipakita namin. Basta ako, kung anong kaya kong maipakita, kung anong kaya kong maipakita, yun na yun. Hindi ko pinipilit yung sarili ko na ipakita yung mga video o yung mga pagkakataon na beyond my control. Hindi ko pinipilit yung sarili ko na gagawin yan for the sake na maipakita sa mga tao na hindi naman totoo. Diba? So, ibig kong sabihin, wag nyo, baka sabihin nyo na, bakit ba yun? Yung iba hindi totoo yan? Oh. Depende naman kasi yan sa content na pinapakita mo. Kasi may mga content na comedy, diba? May mga content na drama, may mga content na luto, may mga content na travel, may mga content na helping others. Ano pa yung mga content? Yung sa akin lang, kung ano lang yung maisipan kong content na buhay ko everyday. At saka yung gusto ko lang. Yung gusto ko lang, kasi yun lang talaga yung kaya kong ma-video sa ngayon. Kasi dati, syempre, yung content ko naman is all about everyday life. At dati, kung nakikita ninyo, syempre, isa din yan sa mamimigay tayo, ibabalik natin sa ating mga viewers or sa ating mga taga-subaybay yung tulong. Kasi hindi naman kami magiging, hindi naman kami magkasahod if wala kayong manonood sa amin. So at least lang naman, kahit sa ganung paraan na makatulong kami sa nagsubaybay sa amin, pero yung karapat-dapat tulungan. At lingid sa kaalaman ng lahat, nakikita nyo naman yun. Dati, noong talagang nasa kakayahan pa ako, yung katawan ko ay hindi pa bumigay. So ngayon na medyo sinubok tayo ng paano ko sabihin? Medyo yung sinubok tayo ng pagsubok sa aking kalusugan. So medyo inuna ko muna yun na magpahinga muna pagkatapos ng aking treatment para mas mabilis ang ating paggaling. So yun, back tayo sa topic. Uy, yung palagi lang daw ano yung kinakain ko. So kahit palaging ganun yung kinakain ko, kasi nga I'm trying myself to be healthy. Para po, alam niyo na, para po makikita pa natin ang kagandahan ng dulot sa mundong tinitirhan natin. At saka, yun lang. Kung hindi ninyo naintindihan yung trabaho namin, well, okay lang. At saka, huwag nyo akong i-compare sa iba. Kasi, iba-iba kami ng maipakita. Iba-iba kami ng gustong ipakita sa mga viewers namin. Basta sa akin, ginawa ko lang siyang simple para hindi ako mahihirapan.
Kasi dito sa pagbablog, wala namang rules na kailangan ganun-ganun. Ang rules lang talaga dito is yung video mo kailangan kailangan ay may rules ang YouTube na kailangan hindi yung video mo is hindi brutal. Oo. Hindi yung mga alam niyo na yung magandang ehemplo ng mga bata. Ganon. Oo. Basta wala kang nasasakang tao. Wala kang nasasaktang mga living things katulad ng mga hayop. Ganon. So yun. Kaya kung nagrereklamo ka man na sa tagal-tagal ko nang nag-vlog ay hindi ako nagsasawa sa pagkain ng malunggay at isda kasi it's my choice. Yun lang. Bye.